Kabilang sa mga bunga ng pakipag-ugnayan sa bansang miyembro ng ASEAN, ang mga sisimulang international na biyahe po ng Roro. Saksi si JP Soriano. Ngayong uso ang mga promo flight, bakit ka papatok pa rin sa marami ang Roro? Bukod sa mas mura pa rin sa regular flights, pwede itong magsakay ng mga sasakyan. Kaya kahit small-time businesses, madaling mag-roll on, roll off ng kanilang mga kalakal. Gamit ang sarili, nirenta o hiram ng sasakyan. Kaya naman good news, ngayong going international na ang ating Roro. Una, mula Davao City papuntang Bintong, Indonesia, nabibiyahe simula sa Linggo. Sina Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo pa ang magbubukas ng operasyon ito. Next in line na ang biyahe ng Roro mula Palawan papuntang Malaysia. Tila pagpapayaman pa ito sa malayang ugnayang pangkalakalan at pangkultura ng mga taga-Malaysia at Indonesia sa mga Pilipino sa Mindanao at kahit nga sa Palawan. Patunay ang buhay pa rin barter trade sa pagitan ng mga lugar na yan na nagsimula bago pa dumating ang mga Kastila. It shows that there is a very keen and aggressive interest to do business with the Philippines and the Filipino people. Bukod sa barter, pinag-uugnay rin ang mga bansa sa Southeast Asia ng hilig sa tindang tingi-tingi. Kaya may kanya-kanyang bersyon ng sari-sari store ang ASEAN countries. Tamang-tama dahil para sa small businesses, may Prosperity for All Summit bukas na side activity ng ASEAN Summit. Getting big business to really help our small businessmen, especially our micro and small entrepreneurs. Bilang isang regional bloc na nagdedesisyon base sa consensus ayon sa mga ASEAN meetings ngayong araw, importante raw maiparamdam sa bawat isang tao sa ASEAN region ang pag-unlad. At magagawa lang daw ito kung maibabahagi ng bawat bansang kabilang sa ASEAN ang natatangin nilang galing sa mga bansang kabilang sa ASEAN region. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.